welcome back to my channel. I hope you can hear my voice. Medyo bagong setup natin, kaya bagong background. Nagpintura ako, kaya ano, medyo maniwala sa tayo ngayon. And of course, Friday ngayon, last reaction natin for Maria Clara at Ibarra, episode 45. For this week, nato na last reaction. Nagbubulol ako, sorry guys. And yeah, shoutouts pala muna tayo. Nakalimutan ko. Oh gosh. Tingnan natin na yung mga top comments sa previous video natin. Kahapon lang. And medyo nalit yung upload ko kasi nagpintura nga ako ng kwarto. Kasi gusto ko, medyo maliwalas nun yung pinapanood nyo na video. So, ayan. Top comment natin for today is, oh, si ano na naman? Floyd Burden. Sabi niya, Julie totally understood the homework. She did not play Maria Clara. She became Maria Clara. Wow. Gusto ko talaga mga comments ni, ano, ni Floyd Burden. Her way of defending Clay was a smart move. Very Maria Clara's way of thinking. She took the other way to pacify the Damaso. She knows Damaso well. Kudos to the writers. Diba? Tama yan. I love your comment talaga. And yung pangalawang comment sa kanya pa rin eh. So hindi ko na babasahin. And the other top commenter is GIG through Thorns and Roses. Sabi niya, I always look forward to your reaction in every episode. S. Nephi. I don't know what that means. Yeah, it gets more exciting every day. Hindi man ako fan ng mga artist dito before, but because of MCI, got the opportunity knowing their side on their amazing trails. Okay, ang haba ng comment niya, pero thank you so much, GIG, Fruit, Horns, and Roses. And last commenter natin na sa shoutout natin, tapos sa Sinina Padilla before it. So si Art na lang, Art signing Art. Okay, sabi niya, maraming salamat talaga po ng sobra-sobra ginoong Nephi. Dahil narinig ko na po ang boses at mga reaksyon at komento po ninyo mula umpisa hasta sa huli o dulo. Maskin wala po ako mga earphones at wala rin mapanghiraman at magpapahiram sa akin. Pain ako, sorry talaga Art ha. Kasi nung last 2 days, yung video ko kailangan may earphones para marinig yung boses ko. Pero ginawa natin ng paraan, kaya ngayon kahit wala kang earphones, you can still hear my voice through loudspeakers of your phone. Okay. Medyo mahaba yung ito natin. So let's go, napanorin na natin itong episode 45 ng Maria Clara at Ibarra. 1, 2, 3. Araw na ito ay ganitin mo ko rin yung akin. In love si Pidel. Tila umiibig ang Ginoo! Sabi lumayo ka dito, hindi ka dapat nagpapakita sa mga tao. Ginoo, tama na po. Lumayo po kayo sa akin ng kaunti at baka po kayo'y mahawa. Alam ko po kung anong sakit niyo. Hindi nakakahawa ang ketone. Lalo akong naapektuhan dahil hindi maganda ang aking pakiramdam sa mga sinasabi ni Binibining Clay patungkol sa akin. Bakit? Ano ho ba ang sinabi ni Binibining Clay? Sir, nasa na yung matapang Chrysostom yung Ibarra? Kilala ko. Lagi kang nagpapaka-play safe. Duwag ka! Tama siya. I am becoming one of those oppressed who enable the oppressors. Ten piedad de mi, por favor. Paglayuin niyo sina Chrysostom at Maria. Mahal ko siya. Hindi ko kayang makita silang maging mag-asawa at masaya. Paglalayuin ko sila. Senyor, kailangan ho natin mag-usap. Hinayaan ko pong gawin ni Padre Damaso yun sa mga bata. Nalaman po niya na umawit ang mga ito sa piging. Nagalit po si Padre Damaso at nilatigo ang mga bata. Sino ka ba talaga ng istanghera ka, ha? Oh, teka, nasasaktan ako, Brian! Yan, Eres! Ha? Nino, ano ko nagkakasap dito? Ah. Ang babaeng yan ay hindi magandang impluensya sa'yo. Vete a desta casa! Fuera aquí! Fuera! Hindi ho mas mga tao si Clay. Kaya't basbasan niyo ho ko, Nino, para gamitin ang inyong mga itinuro at ang Panginoong Diyos para manatili dito si Clay at na magabayan ko siya sa tamang landas. Pardon, Padre. Pardon. Magpasalamat ka na ginamit ng Panginoon na instrumento si Maria Clara para masalba ka. Hindi nila matiis si Maria Clara. Voy a rezar por tu éxito, mi querida ahijada. Muchas gracias, Nino. Gracias. Pero ito ang tatandaan mo. Minsan ka pang mapahamak dahil sa dalagitang yan.
Patawarin ako ng Diyos. Hindi mo maiibigan ang bibigay kong pag-uso sa kanya. Adios. Sa talaga ang bibigay ng pag-uso. Para umasta ang Diyos at magdama sa kailangan na namin umalis. Baka maabutan pa kami ng alas 9 ng Guardia Civil. Iwas na. Dapat sila. Sandali lamang. Ginawa ba sa iyo to ng dating kura? Sa aming lahat po. Yung iba po ay sinundunan ng kanilang mga magulang. Pinagpapalo ulit sila. Dahil hinalit raw namin ang parayli. Kayo pa ang kinagalitan. Gayon kayo na nga itong nilipastangan. Kasalanan raw kong namin yun. Sabi po ng ibang mga magulang, pagsuway raw sa utos ng parayli at ng Diyos ang pagsama namin sa inyo, Senyor. Inaayos lamang raw ng parayli ang aming mga ugali. Po kami hinagupit. Kabahan tayo ng Diyos. Hindi nila napagtatanto na ang pananakit ay isang masamang gawain, na ang mga batang pinapalo ay madalas nagkakaroon ng mababang pagtingin sa kanilang sarili. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, maging ang parayli. Maestro, huwag kayong magsasalita na ikapapahamak ninyo. Huwag kayong mag-alala. Pinapangako ko, nakakausapin ko ang inyong mga magulang. At pangako na dun sa eskwela ang aking pinatatayo. Walang sino mang guro ang pwedeng manakit sa inyo. Doon sa ating eskwelahan ay magiging malayang sanayan na aasahin ang inyong isip, mga puso. Patatatagin ang bata hanggang sa pagtanda at gumulang ng may tiwala sa sariling kakayahan at paniniwala. Kaya tumahan na kayo at huwag matakot. Dahil kami ng guro, ang bahala sa inyo. Salamat po. Pinagtanggol niyo ako kay Padre Damaso. Kahit alam kong hindi niyo kailangan gawin yun. Magpasalamat ka, babae. At hindi napahamak si Maria sa pagtatanggol sa'yo. Dahil makaririnig ka rin sa'kin sakaling mangyari yun. Tiyo. Alam ko po na maraming katulad ninyo na hindi ako gusto dahil kakaiba ako. Pero maniwala po kayo sa akin. Hindi ako masamang tao. Mabuti naman at hindi ka masamang tao. Sana nga.
Mabuti pa, pumunta ka doon sa kusina at samahan mo si Andeng para hindi itong panay, kalaswaan at kapahamakan ang inaatupag mo. Masusunod po, Doña Isabel. Nakikita ko na yung banding ng barak-barak ng Clyde. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay pinagtatanggol mo ang babaeng yan. Dapat kasi, hinahayaan mo na lang ang ninong mo. Ngunit nakakaawa naman ho siya, tiya. At kung sakaling siya ay palayasin, saan naman ho siya manunuluyan? Kay Crisostomo mo ulit? Hindi na ho, tiya. Clay na iyon ay hindi lang masamang impluensya, kaibigan siya ni Crisostomo Ibar. Kaya ako'y nagtataka kung bakit hindi mo pinaalis ang salbaheng babaeng iyon. Pinalalabas mo ba na mahina akong fraile? Kung sa bagay, nagawa mo nga akong paalisin dito. At ikaw ang pumalit bilang kura ng San Diego, hindi ba? Perdóname, Padre. Ngunit wala akong kinalaman sa pagpapaalis sa'yo dito at paglilipat sa'yo sa ibang parokya. Marahil nais ng mga sacerdote na mawala ang tensyon dito dahil sa nagawa mong pagpaparusa at pagpapahirap kay Don Rafael Ibarra. No menciones más el nombre del hereje y filibustero. Tama lang ang sinapit niya. Se lo merece. At kapag ka yang si Crisostomo ay tumulad sa kanyang ama, ako rin ang makakalaban niya. Kahit na ikaw pa ang kura dito. Nag-aawin mo pala sila. Parehong jacket. New day. Kaya dapat, happy. Parang walang nangyari. Mag-work ka lang. Punas-punas. Dahil kung hindi, baka maligwa ka sa bahay na ito kung saan ka papulutin. Self-talk yan. Pasok po, senyor. Sir Fidel. Ano meron? Imported cheese and biscuits. Para kay Senyorita Maria Clara? Nasaan si Sir Ibarra? Marahil ay abala sa kanyang ipinatay ng eskwalahan. Hindi mo ba nagustuhan ang aking munting regalo para sa'yo? Para sa akin? Yes, let's go! Filay shippers, let's go! Boit-boita. This is my peace offering. Considering what happened in the past, Venus. I mean the bad things that happened to Venus. I hope there are no hard feelings. Ano nga ulit yan? Imported biscuits and cheese. Ganda yun. Cheese? Yes. Oh, siya. May pa-cheese?
talaga. Lo siento. Si lo que dije, le caliento la cabeza. Padre. Paumanhin, Padre. Ngunit may naghahanap po kay Padre Damaso. Papasukin mo. Dahil sa pakiramdam ko, ay mas mainam kausap yan kesa rito sa katoto kong fraile. Jack, ho ba kayong nais niyong makausap ang taong yan? Eh, sino ba siya? Quien quiere que seas, entra, ahora mismo. Buenos dias po sa inyong mga reverencias. Magandang umaga po. Sulat po para kay Kapitan Tiago. Akin na yan? Buenos dias, Doña Isabel. Buenos dias, Don Fidel. Ipagpaumanhin mo, ngunit marami pang ginagawa si Binibining Clay. Paumanhin ho, Doña Isabel. Binibining Clay, Doña Isabel, mauna na po. Ang Hindi maganda sa isang babae ang makipagkita sa isang lalaki, lalo na kung siya'y nag-iisa o walang kasama. 16 years old? Kailangan na siya, pero... May sinasabi ka? Wala po. Nagpapasalamat lang po ako sa sermon. Isa sa paalala ninyo, Doña Isabel, huwag po kayo maglala, hindi na po maulit. Mabuti kung ganon. Bueno, dali mo na ang liham ni Don Tiago sa kanyang silid aklatan at ilapag mo na ang kanyang mga sulat doon. Masusunod po. Ang ganda ng Tagalog nila, Nali. Huwag kang papatol, huwag kang papatol. Sumay. May liham. May keso. Okay lang yan. Ano kailangan mo sa akin, Ginoo? Kung maaari po sana na makausap kayo sa tayong dalawa lang. Kung mamarapatin ng mahal na kura. Si. Bueno, maiwan ko muna kayo. Batin kong marami pa kayong pag-uusap. Nakakagulat naman ang iyong pagdalaw. Samantalang alam ko naman na abala ka sa pagpapatayo ng iyong eskwela. Tama po kayo, Padre. Kaya't naririto ako upang anyayahan kayo sa nalalapit na pagpapasinaya ng paaralan. No soy hipokrita, Crisostomo. Matapating kita. Hindi ako maaaring pumunta sa isang pasinaya na labag sa aking pagiging isang alagad ng Diyos. Alam mo? Walang ibubungang mabuti ang resorto mo, lalo na sa mga bata. Dahil yan ay magiging kanlungan lamang ng mga tulisanes, ng mga erehe, at ng mga filibuster. Ngunit hindi po yan ang layunin ng paaralan, Padre. Bagkus, layunin ito ay turuan ng mga kabataan na magkaroon ng malayang pag-iisip.
bigyan sila ng sapat na kaalaman upang maging mapagtanong. Tulad ba ng pagkikwestiyon sa mga aral ng simbahan? May mga sinasapian na yata kayo. Ngunit hindi po sinasapian ng demonyo ang mga taong nagnanais ng kaliwanagan, Padre. Nagtatanong ang mga tao upang sila ay matuto. Hindi ba't gano'n rin po ang ating Panginoong Hesukristo? Nagtanong sila ng mga aral sa mga Pariseos. Hindi naman porke ang isang tao ay nanghihiling ng paglilinaw o kaya kinikustyon ng simbahan ng gobyerno ay maaari na silang tawaging tulisan o di kaya ay mga rebelde at suwail. Mukhang sinasapian ka na nga. Hindi po, Padre. Dahil ang mga sinapian po sa palagay ko ng masamang espiritu ay ang mga taong gumagamit ng dahas, ang mga nananakit, lalong-lalo na sa mga taong walang kalaban-laban, pinapamalas lamang ng kanilang kapangyarihan. Sino ang pinatatamaan mo ng iyong matatalim na salita na galing sa iyong bibig? Ha? Krisostomo Ibarra? Ako ba? Ako? Pasensya na po kung pinakailaman ko to. Familiar po kasi sa akin yung pamagat ng libro eh. Les Miserables. Ah, Los Miserables. Nabasa mo rin yan? Napanood ko po sa sine. Musical po to eh. Napanood mo sa sine? Anong sine? At yung musika. Anong sinasabi mo? Ang galing ni Ju. Pasensya na po. Wala po. Tama po kayo na basa ko po yung libro. Ah. At walang sumuway sa'yo? Sumuway? Binasa ko lang naman po eh. Hindi naman po malaswa ang librong yan. In fact, ang tema ng nobelang yan ay tungkol sa kawalan ng hustisya at kakulangan ng pagkamakatao sa lipunan. Ang lalim ng iyong mga sinabi. Sana ay nagagawa ko rin ang mga ginagawa mo na makapagbasa ng mga nais mo. Bakit po, senyorita? Eh, kaya nyo rin naman pong gawin na magbasa, hindi ba? Minsan ko nang nagawa yan, ngunit nahuli ako ng tiya, napagalitan ako. Ano ba yung binabasa mo? El Conde de Monte Cristo. Ni Alexandre Duma. Ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo, natatakot ako, baka maging lumihis ka sa malintaan. Bakit naman po? Eh, wala naman pong nilalaman ng librong yon na ikasasama ng mga babae. At kung nabasa po yun ng ama nyo, bakit kayo hindi pwede? Santisima. Kung yan ay ikakatwian ko sa aking papa, sa aking tiya, at lalong-lalo na sa aking ninong, eh, baka hindi lamang ako kagalitan. Baka ako rin ay mahagupit din ang pamalo.
kung kayo po ba ang tatanungin. Kung kayo po ang masusunod ng magdesisyon para sa sarili nyo. Nais nyo bang basahin ang libro? Sige, senyorita. Tutulungan kita. Pangako, hindi kita isusumbong. Magiging sikreto natin to. Basta ha, huwag na huwag kang magpapahuli kay na Doña Isabel sa ama mo at lalong-lalo na sa ninong mong Riley. May gagawin sila. Para sila mag-president kayo. Pag tama na, mahuli kayo. Paumanhin po, Padre. Ngunit, hindi po ba't mas mainam kung magkakaroon tayo ng mga mamamayang kritikal ang mga pananaw sa lahat ng mga klase ng paniniwala? Mamamayang matatalino, kine-question ng lahat. Kaysa tinatanggap na lamang ito? Gaya ka rin ng iyong ama. Isang erehe, isang filibustero. Un momento, Padre. Ngunit aprobado po ng gobyerno ang eskwelahan ito. Maski ng mahal na kura na si Padre Salvi, ay sinusuportahan ng proyektong ito. Wala po akong sinusuway na gawain ng simbahan at gobyerno, kung kaya't wala kayong maaaring iparatang sa akin na masasama, katulad ng ipinaratang sa aking ama. Sila ay napapaikot at napaloob. Hindi ako. Dahil naaamoy ko ang dugo ng isang revolusyonaryo sa iyo. Ang dugo ng isang rebelde. Kung gayon ay hindi ko talaga kayo mapipilit, Padre, kung hindi nyo nais tumalo. Ngunit pakiusap lang. Nasa harap ko, ay manlimos kayo kahit konting galang sa alaala ng aking ama. Dahil kung hindi, ay ano? Ha? Ginagalang ko po kayo, Padre. Dahil kayo ay ninong ng aking nobya. Kung kaya't nawa po, ay kapwa tayo kaawaan ng Panginoon. Adios, Padre. Tapang Ibarra. Parang may influence si Ibarra sa kanya. Semilla del Diablo! Diablo! Galit na galit, yarn! Cabron! Galing. Ganda ng suot ni Ibarra, by the way. Timon niya ito. May smile. Oy, sunny side up. Tumigil ka dyan. Sa kabay. Itong demonyo yun. Kagayang baguhin ang nakalipas. Na ba ang nakasanaya ng bayan na ito mula nang ako'y mawala? Gaano mo kamahal ang aking anak? Ano ba ang kaya mong isakripisyo para makasama mo ang pinakamamahal mo sa buhay? Kailangan kong makausap si Maria. Tulungan mo ako. Ako ay nakikiusap sa iyo. Ang cute! Para naman ako makakahindi sa pes na ganyan sa matang niya. Slowly but surely, nag-i-improve na po ang mga tauhan sa nobelang to. Proud ka pa, ha? Friends yarn. Gusto ko yarn. Ano po bang mangyari kay Sir Bob? Pinalawa na naman yun ng yarn. At ano sa palagay mo ang lunas
para mawaksi ang iyong buhay. Kamatayan po ni Crisostomo Ibarra. Salve Regina, Pater Misericordiae, Ita, Dulce Do, et Spes Nostra Salve. Hindi ba lang doon? Grabe ka talaga, Friday. Mara Clara at Ibarra, mga ganap, hindi ko kinaya. Ayan guys, medyo mainay yung aircon. Sana narinig niyo yung boses ko. And ayun nga, hindi ako nagkamali. Cliffhanger yung Friday talaga. Sinabi nga ni Leian. Shoutout sa'yo, Leian. Sa'yo siya yung nagsabi ng cliffhangers daw yung mga Friday nights talaga for MCI. And guys, next week, abangan pa rin natin kasi patindi yung mga kaganapan dito. And of course, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng video reaction na to. And shoutout ulit sa mga OFW sa ating mga friends dyan sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Qatar, Dubai, Canada, Chicago, sa Michigan, sa New York, California, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, lahat. Thank you so much guys. Mabasa lang mga comments nyo. And yeah, see you again tomorrow. Oh no, see you again on Monday. Bye.